May kikwento ako sa inyo guys. I just want to share this experience sa mga LDR, mga long distance relationship. Kasi yun sa akin guys, hindi nag-work. Siguro something not just meant to be. Kilala mo na yung tao, tapos magkasama ko yung lagi. Alam mo, ma-feel mo na nagsisinungaling na po yung mahal niya. So yun, sabi niya, I can explain, sabi niya ganito. Dahil ayaw kong magalit ka, so ang ginawa ko, ganito, ganyan, sabi niya. Ang ginawa ko, may ibang luggage na nakahilera doon sa luggage area, tapos tinanggal niya daw yung luggage tag ng ibang tao, tapos nilagay niya daw sa luggage yung, pwede ba yun? Hindi mo nga matanggal yun eh, kasi may mga inspector doon sa Hong Kong terminal, Hong Kong airport. Di ba pang pagnanakaw na yun? Sabi ko, pangalan mo nakalagay dito, hindi ibang tao. Sa iyo to, galing ka ng Phuket Island. Magpapatutuo ka, ano ba talagang problema? Ano, sabihin mo sa akin, wala kang sinasabi. Sinasabihin mo lang kung ganito, ganyan, ganyan. Wala. So, magpapatutuo ka. Kung sabihin mo sa akin na hindi mo na ako mahal, I will move on. I will leave you alone. I know you well. Don't you lie to me, sabi ko na yun. So, sabi niya, sabi ko, okay, if you want me to trust you back, I want your passport. So parang siya guys, namula siya guys, na parang iiyak siya. Tapos doon na siya guys, parang nagdrama na naman siya guys. Grabe siya magdrama guys, iiyak siya, nakakagulgul, don't do this to me. Tapos doon na parang siya, naging siyang pushy at saka naging, ano tawag nun yung parang, ako pa yung mali. Sabi niya, why are you doing this to me? You're doing this because you're doing that also. You're lying. You have another guy. Parang nagano na siya, sabi ko, wag mong gawin na ako may kasalanan. If you want me to trust you, you have to give your passport. Sabi niya, no. This is my life. This is my passport. Sabi ko, alam ko yun. Hindi ko naman yan sisirain or pupunitin. Titingnan ko lang. Sabi ko ganun. So, sabi ni, tagal pa nun guys. Marami pa siyang ganito. Sabi ko, pag hindi mo pinakita yung passport mo, aalis ako na at hindi na ako ipag-usap sa iyo. Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, okay. Sabi niya, pero pag binigay ko tong passport sa iyo, mapapatawad mo ba ako? So parang na, sabi ko, that's it. Yun na. Yung parang, tapos na. So, pero ako guys, kasi, I think I have maunawain ako guys, so kahit sobrang sakit na nun sa akin that time, nakinig pa rin ako sa kanya. Pero pag ibang babae, inaway ka na, sinaksa, so ano ba, iniwan na siguro yung without explanation, diba? So sabi ko, okay, just give it your passport. So nung binigay niya yung passport guys, tinignan ko siya kung saan siya galing. Ano nangyari guys, galing pala siya sa Pilipinas. Hindi po siya galing ng Pilang, hindi po siya galing ng India. Galing po siya ng Pilipinas. So, nung nakita ko yung guys, sabi ko, sa time na yung tumatawag siya sa Brazil, saka sa pan 5D siya, tayin siya sa Pilipinas eh, kasi nakalagay naman din yung arrival niya at saka yung pag-alis niya. Tapos galing pa siya ng Clark, Pampanga. Balis ko siya sa Angeles, hindi ko na tinanong yun. Siyempre, masakit na yun guys eh. Hindi ko in-expect yun, diba? Kasi inihintay ko, naghihintay ako sa kanya sa apartment, tapos may iba pala siyang kinikita ko sa Pilipinas, hindi ko alam kung sino, diba? Kasi guys, sa 5 years namin, or magsi-6 years namin, hindi po ako nag-o-open ng mga personal things niya. Hindi ko yung behavior. Kasi sarili mo yung, hindi ako ganung tao na bubuksan ko yung mga laptop mo o yung cellphone mo, mga messages mo. Hindi po ako ganyan. Kasi open naman po kami, yung phone po, naka-open naman po siya. Wala naman po akong tinatago. So, doon lang na time na 5 years kami na may tinatago na siya guys. Tapos hindi ko kasi type na mag-open ng mga gamit niya. So, syempre, hindi ko alam kung kailan nag-start yun, di ba? Or maybe start in the beginning, nag-playboy siya, na ganun pala siya. So, nung time na yun, guys, nalaman ko, sabi ko, okay, that's it. Sabi ko, I think this is the moment na I'm gonna say goodbye, finally. Kasi,
Sabi ko, diba, sabi ko sa iyo nung 4 years pa tayo, 3 years tayo, sabi ko, akawalan mo ako pag hindi mo na ako mahal. I just want a period. I want an honest na answer or a word man lang na, syempre, babae ka, gusto natin, i-break mo ako, i-break mo, huwag mo akong saktan or sinungalingan kasi masakit yun, diba? Ano natin alam kung saan tayo nagulang. So, talaga ako ng guys, tapos doon ako guys, nag-iilap na ako sa partner ko guys, parang mamamatay ko guys, nakaligan ko na ano nangyari, sabi ko nag-break kami ng ganito. Tapos that time guys, tinawagan ko yung message ako sa dalawang kaibigan, si Christine pa yun at saka si Christine nila, sabi ko punta tayo ng Central. Pagpunta kami ng tunic noon, tapos yun, nag-inuman kami doon. Alam niyo guys, sunod-sunod pala siya, sunod siya sa akin, sinundan kami, tapos kumain kami dun sa Thai Fist, tapos bayad siya din ng bayad, sabi ko. Tapos yung tanatanong nila, oh, someone kayo, sabi ko, hindi ko naman yan kilala, sino ba yan? Eh, siyempre, tinanggap nila yun kasi akala nila, ano ko daw yung parang, sabi niya boyfriend mo daw, sabi ko, hindi ko yung boyfriend mo. Tapos sinatawanan lang ako ng dalawa kong friend. Hindi ko pala alam, yung dalawa kong friend, tinitext pala nila kung saan kami pupunta. Sabi ko, huwag nyo kasing i-text kasi sunod nung sunod yun, parang ano yun? Sabi ko, parang sira ulo yun. Sabi niyo, patawarin mo na kasi. Sabi ko, hindi. Tapos, lasing na siguro ako nung guys na that time na parang bumubus talaga yung time na yun guys na tapos sinawa, gusto niya akong i-hug, sabi ko no, nandun po yung dalawa kong friend, sabi ko I don't want you in my life, you wasted my life, you wasted my 6 years, I trusted you, ganito ganyan, tapos ganito lang pala ang ibibigay mo sa akin, masakit, at saka I just want an answer, sabi ko ganun sa kanya, bakit mo to ginawa, tapos paikot-ikot pa rin siya. Yung ganun pa rin style niya guys. Paikot-ikot. Sabi ko, only one. Ba't mo ito ginawa? Sabi niya, kasi yung mga friend niya daw sinasabi na ba't daw nag-i-stay siya ng isang babae. Sabi ko, hey, why you don't trust your heart or your brain or wala ka bang isip? So, yung time na yun guys, yun. Tapos, yung isang years na sa ako guys, tapos nakaganito ako. Tapos, sobrang ano niya, takbo niya guys, si heels yun guys, siginan niyo po yung heels ko, sabi ko, hindi ko ba aalis kasi papaluhin kita nito, tumakbo siya guys, tapos umuwi na kami sa bahay, tapos next day nun guys, nandun pa rin siya sa pintuan namin kasi gusto niya akong balikin, sabi ko nung, tapos na tayo, wala na tayo, so yun guys, so hindi magkada yun. Maganda yung pagka-break up namin kasi that time pala na tinignan ko yung passport niya guys, that time sabi ko din sa kanya, I want to see your cell phone, so doon ko na talagang kinuha yung mga personal things niya, sabi niya bakit, wala ka na bang trust akin, sabi ko wala na, tinanggal mo na lahat, sabi niya, ba't ko pibigay yung cellphone ko kung wala naman pala eh, sabi ko I just want to see something, sabi ko, sige, hindi mo yan ibibigay, sisirain ko yung passport mo. Parang, pero hindi ko naman sisirain yun guys, kasi personal niya yun. Ano yun, kontrabo niya yun. Iginamit ko lang yung para mag-uwi. So, binigay niya yung cellphone niya guys. Tapos yung cellphone niya kasi dalawa. Yung personal cellphone, hindi ko alam yun guys ha, na may personal cellphone siya. Tapos yung business cellphone niya. Yung business cellphone niya, nag-work yun everywhere in the world. Tapos yung personal niya, yung Italian yata yun, Hong Kong plus may Italian doon. So, kinuha ko yung personal niya. May tatlo yatang babae doon. Ako yung pinakatap. Parang ako yung legit na. Pero yung tatlo guys, masakit kasi doon guys. Kasi nung hindi ko siya tinitingnan yung cellphone niya, hindi ko alam kung kailan niya ito ginagawa or siguro dati niya na ba itong ginagawa or nung kami na ba. Kasi hindi ko alam, yung patrabi-trabi siya eh. Traveler kasi yung ex ko. Tinignan ko yung WhatsApp guys. Mga messages, may mga personal messages din doon. Tinignan ko sa WhatsApp niya.
kung ano yung sinend niya sa akin, mga picture, mga details, mga I love you, amore mio, mga ganyan-ganyan. Meron din doon babae, ganun din ang sinend sa akin. So parang tinext ko yung babae, guys, ginamit ko yung cellphone niya, sabi ko, I'm the girlfriend, ganito, ganyan. Hate liar. Ganyan. Hindi lang ikaw nag-iisang babae. Hindi ko alam kung ikaw bang original o ako, sino ba sa atin, lahat-lahat, ang dami niyang babae, sabi ko sa ganun, tinext ko yung mga babae niya. So, hindi ko alam, guys. So, tinapon ko yung cellphone, guys, sa sobrang galit. Tinapon ko yung cellphone, at saka, renake ko yung SIM card. Iyak siya ng iyak noon, sabi niya, wala, bahala na daw yung cellphone niya, basta magbalikan kami. Sabi ko, hindi, no more, wala na ang drama. Tapos na, tumigas na yung, naging bato na yung dibdib ko namin. Bato na yung puso ko dahil sa ginawa mo. Sabi ko, naawa ako sa'yo noon pa. Ang daming awa. Siguro kung hindi dahil sa akin ang pakamatay ka na. Kasi nung time na yun, naluluwi sila, guys. Tapos ako yung bibigay ng parang strength sa kanya. Kasi pati yung family niya, sa kanya, kinupush siya, nagagdugan niya. Tapos may mag-anak pa siya. So, syempre, tayo mga Pilipina, mahilig tayong mag-lift up ng buhay. You always make others positive. Pero, hindi naging appreciate yun. Yun, ayaw ko yung ganun, guys. So, parang masakit na. Yun ang igaganti mo sa akin. Tapos, I was trust to him all the way. Parang, binuhos ko yung puso ko doon. Yun ang masakit kasi hindi ako nag-live ng konting love sa sarili ko. So, nung nangyari sa akin, parang I was so upset, I was so discouraged of the life. Pero never ako, guys, never ako nag-think na magpakamatay or mag-suicide. It's not the answer. Ang gawin lang natin, guys, you have to be strong. At gawin mo yung experience mo as a value, as a lesson. At then, so the next time na mangyari yun, alam mo na, diba? Ma-feel mo na na, fake to, lie to, diba? So, magiging smart ka na for the next time na mangyari sa'yo. So, hindi naman ibig sabihin na nangyari sa'yo to, masakit, or na-discourage ka, or na-broken hearted ka, itong gawin mo. So, we have to value the past as a lesson. Yun lang ang masasabi ko, guys. So, it takes 2 years sa akin, guys, before you nawala, guys. Kasi hanggang ngayon, kahit hanggang ngayon, I'm still thinking, bakit niya yun ginawa sa akin after the 6 years na kami. Hindi ko alam yung answer, guys. So, siguro, yun lang. May mga tao talagang ganun. Hindi nila, binibigyan ka ng blind spot na parang i-blame ka rin sa nangyari. Pero wala, guys. Binigay ko naman lahat sa kanya, diba? Buong puso ko at buong time ko sa kanya. So, wala, guys. May mga ganyan talaga. So, pag mga long distance, guys, ganun, guys. Pag 1 to 2 years, guys, is enough to know each other, I think. Tapos, kung gusto kayong pakasalan ng lalaki, guys, pakakasalan kayo na more than 2 years. Kasi sobra-sobra na yun, guys, diba? So, yun lang, guys. We have to careful, lalo na sa mga long distance relationship. If you trust each other, you have to trust God as well. Pero kung may mga ganyan talaga nangyari, katulad ko, na kahit anong trust ko sa God, may mga tao talagang ganyan na walang konsensya. So, guys, ayan, guys. I hope this will teach you a lesson, because it teach me a lot of lesson, and it gives me happiness na naging ganito ako, guys. Naging contented ako sa buhay ko. At the same time, naging happy ako nung na-meet ko si Mark. So, ayun, guys. So, hindi basta-basta, hindi lang naging ganito yung buhay ko. Meron din akong mga part ng buhay ko na naging nakakaiyak or nakaka-stress. Pero hindi yun hadlang para maging masaya, guys. So, yun. So, yeah, guys. I hope you like this video. Ayan, tumitilim na. Pero I like the light here. And very windy siya, guys. So,
nakakalungkot siya, pero maganda. Okay guys, have a good night, okay everyone? And I hope I'll see you for my next video. Pag may gusto po kayong ipa-vlog ko, or gusto niyo mga advice ko, let me know, message me, okay? Please do subscribe on my channel, and if you like this, thank you so much for watching. Ciao, ciao!